pinagyayabong mo kanina sa bar na yaki, nag-abroad ka raw nung hindi pa tayo magkasama? Totoo lang po yun. Dating na sabihin paano yung taigdig. Yung pangit mong yan, tinanggap sa abroad? Huwag mong pakamamatayin kay mga pangit. At bakit? Kami may kasabihan. Ano? Pangit man din at dukha sa tingin. Eh ano? Nakabubuntis din. Hoy! Sinabi na mag-iingat! Eh grabe ka, lumait ka, babayan pa natin yung karap natin! Oh sige, sige, nakapag-abroad ka na. Saan ka naman nakarating, Aber? Nakarating ako ng Europe. Europe? Europe. Saan naman sa Europe? Nagpunta kami ng Venice. Maganda rin sa Venice. Tumuli kami ng Vienna. Vienna? Pasok kami ng Frankfurt. Frankfurt! Tuli kami ng sausage. Ano yung sausage? O, tapos tumuli kami ng Rome. Yeah! Saan sa Rome? From Poroan, Poroto, mga kwarto yun. Pari, antindi na makinarya doon. Sa Rome? Mm-hmm. Ano na naman ang makina ron? Abay, may nakita ko isang dahon lang ipinasok sa makina. Isang dahon? Isang gisapat na lang. Ano nangyari? Sigarilyo na. Ganon, kabilis. Tapos may nakita ko isang buong baka hinihila. Isang buong baka? Pinasok sa makina. Yung baka? Isang kisapat na lang. Ano nangyari? Corn beef dilata na. Oh, matindi. Ang bilis sa Rome. Pero mas matindi ang Pinoy dyan. Sandali lang. Wala pang ganyang makina sa Pilipinas. Kaka, mas matindi ang Pinoy. Mapapahiya ka lang dito. Matindi ang Pinoy. Dito sa Pilipinas? Oo. Anong makina rito? Dito isang hotdog lang pinasok, paglabas bata na. Ibang makina yan eh. Fashion, bibilib ka, Paris. Kalokohan na naman yan. Nakita ko mismo eh. Ano na naman ang fashion sa Paris? Kung anong kulay ng buhok mo, siya rin ang kulay ng damit mo. Sabi naman, kalokohan na naman. Nakita ko itiniterno. Ibig mo sabihin, pinapas yung kulay ng buhok sa damit? Oo. Halimbawa yan, itim ang buhok. Itim ang damit. Pareho. Yes. E kung pula buhok? Pula rin ang damit. E kung dilawang buhok? Dilaw din ang damit. Paano kung walang buhok? Wala rin damit. Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. Burlesque na yan eh. Itineterno nga eh. Fashion show eh. O Chicago, naka-invento ng isang uri ng chemical, ihalo mo sa metal. Makakain mo na yung metal. Sandali, sandali. Ibig mo sabihin yung metal, nilalagyan ng chemical. Mm-hmm. Tapos, kinakain nila? Mismo. Saan yan? Chicago. Chicago? Mm-hmm. Pwes, magpunta ka ng Pangasinan. Metal mismo, walang chemical, kinakain sa Pangasinan. Pangasinan? Pangasinan! Metal mismo, walang chemical, kinakain sa Pangasinan. Anong klaseng metal? Metal bus na nga pala yan. Metal bus na saluyo. Metal bus ng kamot. Kilala kong kaliskis mo, oy. Bagong at kamatis, katalo na lahat ng metal inabot ko sa iyo ah. Yan sinasabi, kaya dyan nagagalit si Kakabert na nabubuhay pa. Yung mga kalokohan mong yan eh. Yan nga, nasabi sa akin ni Tita Nova, tsaka yung pinsan ni Kaka, na may sama na loob nga raw since kakabago namatay. Bakit? Naalala mo yung huli natin yung biyaheng hatid sa'ya? Oh. O diba sa NAIA Airport, bago tayo sumakay ng aeroplano, nag-meeting tayo sa VIP room? Anong bili ni Bert Marcelo? Pagdating na pagdating sa airport sa Rome, siya ang mauuna sa immigration sapagkat siya ang leader ng grupo. Akalay mo magpatiyo na kay hindi ka naman marunong mag-Ingles. Uy, alalahan ng Pinoy ako. So? Ang Pinoy, bago bumitaw na sa lahat, pinag-aralan muna sa paligid niya. Bakit? Anong pinag-aralan mo ron? Dalawang nauna sa akin. Ano-ano? British, Amerikano, pangatlo ko. Kita mo, magagaling sa English yung mga yan. Tinanong na immigration officer yung British. Anong tinanong? Will you stay long here, sir? Anong sagot ng British? I'm afraid not. Kita mo, galing sa English. Tinanong yung Amerikano, will you stay long here, sir? Anong sagot ng Amerikano? Well, I'm afraid so. Galing talaga. Tinanong pangatlo ko sa pili. Ikaw na tinanong. Will you stay long here, sir? Anong sagot mo? I'm not afraid. Patay. Anong I'm not afraid? Hindi ko natatakot sila, hindi ako natatakot saan man makarating. Ang may kasalanan na ito, Tito Gilbert mo. Ba't ako naman? Mali nga eh, mali. Banat ka ng banat eh. Sa Dubai, ganyan din ginawa mo. Anong sabi ko? Hayaan mo mauna ako, pakinggan mo yung sasagot ko. Nagpatiuna ka na naman. Yung tanongin ka ng official citizenship, anong sagot mo? Pilipino! Tama. Nung tanong kang natural born, sagot mo? Cesarian. Anong cesarean? Ganun na nakananay ko. Tinatanong kung tunay kang pinanganak na Pilipino. Ayusin lang tanong nila. Ayusin mo pakikinig mo. Kesa buwisit kasi hindi ako sumama ng Singapore eh. Yan na. Napasin ko yung labor ata sa'yo natin. Hinahanap yung passport mo. Saan ka nagpunta? Punta ako ng India. India? Oo! Oh! Tinatanggap na ang baboy sa India? Tawa ko! Sige, pasamantala. Pero alam mo, may napasin ako sa India. Ano? Karamihan pala ng mga tao ron, may pula rito sa noo eh. Kahit dito, makita mo, naglipa na yung ganyan. Ikaw ba, alam mo kung bakit sila may pula sa noo? Hindi. Hindi mo alam? Bakit? Para malaman daw kung asado o bola-bola. Walang ginawa mo siya pawing tao ah. Nagbibiro na. Sa India, nag-alok ang tinatawag na black magic. Black magic? Power of the mind. Power of the mind? May tawag sila dyan, telekinesis mo, telekinetic. Basta may tele-eyes niyan? Yan. Ang kapangyarihan ko, ang babae malalaman ko kung virgin o hindi na virgin. Oh my God! Wow!
Teka sandali. Majority ng guests natin ngayon, babae, mag-ingat ka. Sila mag-ingat sa akin. Ibig sabi, malalala babae ka may karasan na wala pa? Yung iba nga dyan, di na makatingin sa akin. Abay, kakausapin mo. Hindi ko lalapitan. Abay, matindi nga. Power of the mind. Lugar, okasyon. Sa mga disco, coffee shop, restaurant, sa public places, ganyan. Sa pamamagitan ng? Sa order lang, huli mo lang ng kategorya. Oh, come on. Order lang, malalaman kung may karasan ng tao, wala. Bibigyan kita ng sample. Dapat. Kapag ang babae, walang asawa, walang siyota, in short, virgin. Yan. Kadalasang in-order niyan. Ano? Soup. Soup. Kita mo, saradong-sarado. Kahit na hangin, hindi makakapasok dyan. Abaga, oo nga, pikit na pikit eh. Soup. Soup. Pag yan nagkaroon ng siyota, nagkaroon ng konting karanasan, iba na fingerprint. Hoy! Upunta ng Japan, dadaan ng NBA, kukuha ng clearance, magpi-fingerprint. Ayusin mo. Masama nang isip mo eh. May konting karanasan. Yan. Ang ino-order niyan, ano? Juice. Juice. Kita mo, bumuka na. Nadaanan yata ng hangin, kaka. Yan. Sige. Pag yan nag-asawa, nagkaroon ng isang anak, yan. May karanasan na yan. Of course naman. Ang ino-order niyan, ano? Coke. Laki na. Laki yata, kaka. Soup, juice, coke. Nagbabago ng anyo. Pag yan nagkaroon ng 8, 10 anak, yan. Marami ng karanasan niyan. Ang ino-order niyan, ano? Tiyan! Wala bang umorder ng iced tea? Wala yata, wala. Nakakala ko may iced tea. Tsaka ako, kapangyarihan ko, aha, naintindihan ko usapan ng hayop. Porke usapan ng hayop, naintindihan mo? Naintindihan ko yan! Walang kapagtataka. Bakit? Ibaboy ka. Hindi, power of the mind. Nakarinig ka na ba ng kalapating nagliligawan? Hindi nga ako nakakaintindi niyan eh. Alam mo, na-discovery ko? Ano? Yan palang kalapating pinaka-male knife sa buong mundo. Hindi rabbit? Hindi rabbit kalapati. Ganun. Eh, minsan yung barkado si Romy Lajana ba yun? Oo. Ang dami alagang kalapati nun eh. Yung matataasang lipad ha. Nanig ko yung kalapating lalaki, nililigawan yung kalapating babae. Wow! Alam mo sabi ng kalapating lalaki sa kalapating babae? Ha? Paturok! Paturok! Cool. Sabi ng kalapating babae, turok mo! Turok mo! Naiintindihan mo! Naiintindihan ko. Galing naman. Minsan naimbita naman ako somewhere in Bulacan. Oh, somewhere in Bulacan. House blessing niya. Blessings. Bahay ni Boss G. Gonzales ba yun? Oo, oh, Mr. Gonzales. Oo, laki ng bahay. Ang dami bisita. Yeah. Ininom namin beer. Gali. Alam mo, tendency ng beer, jingle ka ng jingle. Of course naman. Nabay, natatakbo ko ng comfort room, pila-pila tao. Wow. Hindi ko na mapigilan. Yan. Ginawa ko, gumawa ko ng paraan. Yan. Takbo ko sa likod ng bahay. Sa likod? Doon ako jumingle. Kaya lang nung jumijingle na ako, may nanig akong tatlong hayop nagbubulungan sa likod ko. Tatlong hayop? Ano yun eh, kambing, baka, tsaka yung pabo. Naintindihan mo? Ako pinag-uusapan nila. Sabi ng kambing, mihihi, mihihi. Sabi ng baka, oo nga. Eh, ano sabi ng pabo? Ang pabo? Ang laki! You serious? Hawaiian tayo. Ako na magtatanong. Ano ang gusto mo malaman sa Hawaii? Ano sa Hawaii ang cesarean? Cesarean? Sa Hawaii? Tahitian. Eh, yung bakla? Waikiki. Bullshit. Palibasa, wala ka lang kundi English Tagalog eh. Naalam matanghal tayo sa Japan kasama si Tito Dolphy? Oh, 5 days tayo ron. Sa loob na 5 araw na yan, pinag-aralan ko salita ng Hapon. Sa 5 araw lang? Na ako yung magawin ng Frankfurt, Germany, pinag-aralan ko salita ng German. German? Na ako yung magawin ng France, pinag-aralan ko salita ng mga French. Sandali, sandali. Ibig mo sabihin, Hapon, French, German? Gusto mo, turuan sa panila, walang bayad? Walang kalokohan yan. No problem! Nakakaya sa mga bisita natin. Akong bahala. Turuan mo ako ng Hapon? Sure. Ano pa sa Hapon yung Mang Kiko? Mang Kiko? Oo. Kiko man. Sandali, parang tinatarantado mo ko ito. Hapon ba yon? Mang Kiko, Kiko man. Yeah. Parang toyo eh. Ano sa Hapon ang magazine? Wakasan. Comics yan eh! Yan ang magazine sa Hapon. Wakasan. Yan. Ano sa Hapon ang mayaman? Nakakutsi. Anong nakakutsi? Hindi ka mayaman doon, magkakutsi ka. Klasang Hapon. Parang Tagalog talaga eh. Akong bahala. Ano sa Hapon yung binitay na? Ichigaray. Patay na yun eh. Ako, kaya binabagay ito magkatularan eh.
Serious tayo. Serious. No more fooling around. No more fooling around. I-Englishin ko, hahaponin mo. English hapon. Serious na. Serious. Ano sa hapon nang is this your car? Is this your car? Ano sa hapon yan? Oh, tumuto. Parang Tagalog talaga eh. Hapon ang kulit eh. Ano sa hapon ng is this my car? Is this my car? Ano sa hapon yan? Oo, oh, tukuto. Talagang tinatarantado mo ako. Sino no? ba nag-aral? Ikaw. O racket ko to. Isa pang English gagawing hapon. Sure. Serious na. Serious. Ano sa hapon ng is this your noodles? Is this your noodles? Ano sa hapon yan? Mickey Moto. Sarado na yan eh. Ano sa hapon ng kalbo? Bembo Rocco. Artista yun eh. Huwag sa takang hinipa, inihalaw sa Tagalog yun. Sa mga hayop naman tayo. Sa hayo. Ano ang baboy sa hapon? Baboy? Yan. Kamu-kamu. Sige, tumawa kayo. Tataba din kayo, kala niyo. Anong baboy sa hapon? Kamu-kamu. Eh, gwapo. Kamu-ka ako. Buisit. Sa French tayo. Eh, masalo ko sanay. Ingat ka, may mga foreign job, baka makaintindihan tayo. Filipinos are born intellectual, no problem with that. Okay. Ano sa French ang flower? Le flow. Totoo ba yun? Yes, le flow. Le flow. Mismo. Ano sa French ang ilong? Le nos. Sandali lang. Parang English lang, niningil man le. French. Le nos. Ano sa French ang back? Likod. Yan, Tagalog na. French! Likod? Mm. Ano sa French ang circumcise? Le tu. Anong le tu? Pule. Buisit. Binaligtan mo lang eh. Ano sa French ang dumi sa katawan? Le vague. Eh, mahilig sa sex. Le vogue. Hoy! Nga, French fry siya tayo, buong buwa. Puro kakalukuhan. Sa German tayo. Eh, mas lalo ako sana. Ayusin mo na. Akong bahala. Ano sa German ang chocolate? Van Houten. Masarap yes, yan. Yes, chunky fruits, nuts. Kompleto po yan. Van Houten. Yes. Ano sa German ang bakla? Zip-zip Houten. Huwag kang hysterical, ipapaliwanag ko! Ang salita sang lais kwitin up the tweeting hakten. Yung tsokolate nga, Van Houten. Van Houten. Sip-sip. Houten. German ba yun? German yun. Parang naintindihan nila eh. Abay, nakarating rin ng Germany. Ibig mo sabihin, ako lang hindi nakarating ng Germany? Bakit? May passport ba ang baboy? Wala. Why? Ayusin mo. Akong bahala. Ano sa German ang matandang dalaga? Matandang dalaga? Yan. Takot sa Houten. Anong takot sa Houten? Tatanda ba naman? Hey! Parang Tagalog talaga eh. Ano sa German ang matandang binata? Laylay na Houten. Bakit pa puro Houten? Sa Houten Haven. Parang Tagalog German. Eh. German. Ano sa German ang playgirl? Playgirl? Oo. Oh. Open sa Houten. Ano sa German ang hostess? Sawa sa Houten. Ayos naman na! Ayos. Ano sa German ang biuda? Jabig sa Houten. Neblimis. Ano sa German ang tomboy? Walang Houten. Ano sa German ang dalaga? Bitin sa Houten. Ano sa German ang buntis? Sahil sa Houten. Eh, nakapanganak na. Eh, balik sa Houten. Ano sa German ang madre? Galit sa Houten. Ano sa German ang pare? Bigong Houten. Ano sa German yung lalaki nilalayo ng mga babae? Bauten. Ano sa German ang sugar daddy? Houten. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Siguro ko naman kalokohan eh. Pare, bibilib ka sa airpot ko. Bakit? Ang airpot ko kumakain isang buong manok, kulang pa. Isang buong manok na pinagmamalaki mo rito? Bakit? Airpot ko isang buong lechong baka kinakain. Yun naman ang kalokohan. Alahay kami ng matatakaw eh. Pero wala pa rin sa airpot ko. Mas matindi pa ron? Yes. Bakit na naman? Airpot ko kumakain ng ilaw eh. Ay. Anong ka na sisira, ulo? Yan ang kalokohan. Yan ang totoo. Hindi kinakain ng ilaw. Ibahin mo, airpot ko kumakain ng ilaw. Ang airpot mo, kumakain ng ilaw? Oh, paano nangyari yun? O isang gabi, narinig ko, sinabi yung nanay ko, Ling, patayin mo ng ilaw at kakainin ko na yan. Hoy! Ibang ilaw yun! Pare nga pala, maalala ko. Bakit? Pitang aga-aga mo rin sa labi, si Taz. Kanina? Oh. Eh, supposed to be, may kausap ko, hindi naman dumating. Eh, magsisebe na, eh, lakas pa ng ulan. Bagay. Standby muna ako sa labi. Mm-hmm. Uy, alam mo naka-standby ako kanina, pare. Mm. May pumasok na babae, ang tangkad. Wow. Tapos yung damit niya yung lokat. Lokat? Ang laki ng, ng Mount Ararat. Mm-hmm.
Nahulog yung susi. Pagdukwang na ganun, abay, nakita ko yung dibdib, pare, yung puti-puti. Ano kapagtataka ron? Bakit maputi yun? Tignan mo itong tango. Nalala mo nag-show tayo ng Kuwait? Oo. Nalala mo yung bahay na sa BMW? Yung balot na balot ng Colombo? Doon din mag-check-in sa Gulf Hotel? Oo, nakita ko yun. Pagdating sa Gulf Hotel, tinanggal yung malabal na ganyan. Eh, ang puti-puti, Lebanese pala. Bakit nga maputi yun? Mabihira naman. Doon pala sa kotse, dinaarawan. Siyempre, ang tendency niyan, maputi. Ah, ang ibig sabihin, pag hindi naarawan, maputi. Siyempre. Kalokohan. Totoo yun. Bakit yung itlog mo, hindi naarawan, itim-itim? Tagumpay!